ng Committee on Accounts at Committee on Games and Amusement, si Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang tanghali po at Happy Father's Day. Shelly, magandang tanghali sa iyo. Sa mga nakikinig, magandang tanghali din. Sir, itong mga kababayan nating mangingisda na sakay nung fishing vessel na lumalabas na binangga nitong Chinese vessel, sila po mismo nagbigay ng testimonya, yung chairman, ay yung kapitan nung Filipino fishing vessel, na sinadya daw ho yung pagbangga sa kanila. Kung ganito po yung pangyayari na sinadya ng banggain, inabandon na pa, ano po ang mga dapat na isulong na kaso na ating gobyerno? Unang-una, mas dapat nating paniwalaan yung mga kababayan natin, mga fishermen, kasi wala naman na makikitang motibo dahil halos ikamatay nga nila yung pangyayari. Mm-hmm. Para magsinungaling pa sila o gumawa ng istorya at lumalapat naman doon sa reasonable na pag-iisip yung nangyari sa kanila. Mm-hmm. So, wag dahil sinabi nilang binalikan pa sila, umikot, ibig sabihin talaga sinadya at talagang parang sinisiguradong mamamatay sila dahil pinanood na lumulubog yung kanilang fishing boat bago umatras at umalis. Mm-hmm. So ano ibig sabihin nun? Pero and yung Chinese Embassy, kung mapansin mo, parang tentative doon sa kanilang istorya ang pinalabas dahil mm-hmm. naglabas ng kalatas pagkatapos take down. Mm-hmm. So hindi kumpleto. Well, may mga usapin na pwedeng ito'y yung milisya, no, yung maritime milisya ng China. Opo. Pero sa akin, hindi na rin importante kung maritime milisya vessel ba ng China yan mm-hmm. o sibilya na fishing vessel. Ang importante sa akin dito, anong gagawin ng China? Mm-hmm. Dahil nakipagkaibigan sila sa atin at sa yun ang sinasabi nila na tayo tinuturing na kaibigan, eh bakit ganun ang trato nila sa ating mga kababayan? Doon pa naman sa loob ng ating pag-aari. Mm-hmm. Sir, kung ano nga yung unang inilabas ng embahada ng China? Una, parang hindi daw ito hit and run. Natakot daw yung mga Chinese dahil pinaligiran daw sila ng iba pang mga fishing vessel ng ating mga kababayan. Yung mag ganun, lalo na kung pinagiligiran, bakit mga Vietnamese yung nag-rescue kung may mga Pinoy pa talaga na naandun din sa lugar, di po ba? Well, sabi ko nga, yung story nila, it doesn't make sense. Parang nakaka-insulto sa intelligence ng mga Pilipino yung kanilang pinapalabas na explanation. Mm-hmm. So dapat gumawa muna sila ng maayos na script kung sila man ay walang plano na ilahad yung buong katotohanan. Gumawa sila ng script na kapanipaniwala, hindi yung parang nangiinsulto sila na tayo mga Pilipino ay bobo. Mm-hmm. So sir, dalawa yung pwedeng kaso laban po sa mga involved na mga Chinese. Kasi una, doon sa sinasabi ating mga kabayan, sinadya silang banggain. At pangalawa, yung ginawa pang pag-abandona sa kanila. May mga international law na nakapaloob dyan. Pero bayaan na natin sa mga abogado ng pamahalaan yun. Uh-huh. Ang importante rito, as far as I'm concerned, dapat abangan natin, anong aksyon ang gagawin ng Chinese leadership? Uh-huh. Kasi nakipagkaibigan sila, lalo na napaka-accommodating ng ating Pangulo mismo uh-huh. sa kanila, no, sa kay President Xi ng, uh-huh. ng China. At talagang sincero yung pakikitungo natin sa kanila. Suklian naman nila ng konting respeto. Uh-huh. Ang sinasabi ko nga, itong pangyayaring ito, itong ramming ng boat, ano, call it ramming, collision, accidental, or whatever, uh-huh. The fact na inabandon nila at hahayaan nila mamatay, yung alam naman nilang lumulubog na barko, it's bad enough. And itong pangyayaring ito should be a test of both respect and patience. Respeto on the part of the Chinese government towards an ally, a supposed ally, na tayo, Pilipinas. At patience, yung patience ng mga Pilipino rito. Mm-hmm. At ako na, intindihan ko naman na hindi pa nagsasalita yung si Pangulong Duterte kasi nga, may karampatang aksyon namang ginagawa na yung DFA, nagsasalita naman yung ating spokesperson, at meron namang talagang karampatang aksyon na ginagawa yung gobyerno. Ano? It's mm-hmm. not as if tayo parang bahagyong buntot na wala na tayong, wala nang ginagawa, at least yung Philippine government. So sir, understandable yun kasi may mga pumupunaw, bumabatikos na ang Pangulo na
kilala sa pagiging matapang, minsan nagmumura publicly, eh hanggang ngayon daw publicly wala siyang ginagawang condemnation doon sa nangyari. So understandable po yun. Well, if I know President Duterte, alam mo, he values friendship. Pero ako, I'm sure, he loves his country more. Mm-hmm. So, hindi naman na, kasi ito, sensitive issue to as far as the Philippine leadership or the presidency is concerned, ano? Kasi sensitive o because, tama nga, sabi ko nga kanina, nakikipagkaibigan tayo sa China ng buong sinseridad. Opo. Hindi siya agad magsasalita dyan, unlike yung kanyang statement no sa Canada, dahil binabasos din, may kabasusin din mga nabanggit yung Prime Minister ng Canada against him at the time, ano? Mm-hmm. So doon, medyo bara-bara, pero ito, para sa kanya, sensitive ito eh. Kasi nga, nagpapakita siya ng pagkaibigan na sincere, ano? Pero pinag-aaralan niya mabuti. Hindi I'm not being an apologist to President Duterte, ano? Pero yun ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita. Dahil kumakalap siya ng kaukulan o kumpletong information tungkol dito. Pero sa ngayon, medyo kumpleto na and mismo yung flag officer in command ng Philippine Navy nagsalita na hindi ito collision lamang kundi talagang sadyang pagbangga do sa fishing boat. Mm-hmm. At narinig na rin natin pahayag mismo ng kapitan ng fishing vessel ng Pilipino na sinasabi niya. Talagang yun, talagang first hand or personal account ng nangyari sa kanila. At sabi ko nga kanina sa paunang kong salita, eh, mas mapaniwalaan ko yung pahayag ng ating mga kababayang fishermen kesa kung ano man yung nilulubid-lubid na istorya ng China. Mm-hmm. Pero sir, sabi nyo nga, regardless kung ito ba yung maritime militia or civilian, pero kung sakaling mapatunayan na maritime militia ng China, medyo iba ho ang dating nun, medyo mas mabigat? Iba ang dating at dapat iba rin yung punitive action na gagawin ng liderato ng China. Ngayon, kung civilian fishing vessel, dapat gumarin siya ng karampatang aksyon na commensurate doon sa kanilang ginawang offense because may tuturing natin na criminal offense yun eh. Mm-hmm. Hindi naman ito, kasi buhay ng tao yun eh, na pinabayaan mo, eh di ba merong batas nga na umiiral na dapat kung merong vessel or boat in distress, eh obligasyon ng makakitang coast guard man o kung anumang natulungan. Mm-hmm. Ito, aggravated by the fact na sila pa mismo yung bumangga. Mm-hmm. So sir, immediately, nag-file ho naman ng diplomatic protest ang DFA, pero hindi po dapat hanggang dun lang sa pag-file ng diplomatic protest ang gawing aksyon na ating gobyerno? Well, that's an initial step, ano? At mabilis nga yung aksyon din ng DFA secretary na medyo raw pa nga yung information. Hindi ba lumalabas itong pahayag ng mga fishermen na kapag-file na siya ng diplomatic protest based on the statement of the Secretary of National Defense. Dahil sinabi naman niya na he takes his cue from the Secretary of National Defense. Kasi ang assumption nun, responsable yung statement na pinalabas ni Secretary Lorenzana. Mm-hmm. So hindi natin matatawaran na talagang immediate at saka firm yung naging desisyon ng Department of Foreign Affairs o Secretary of Foreign Affairs at siya yung alter ego ng Presidente. Hindi naman gagawa ng ganon yung Secretary ng Foreign Affairs kung wala at least imprimatur galing sa Pangulo mismo. Mm-hmm. Pero sir, parang nabanggit niyo na kailangan na dito leader to leader na pag-uusap. Tama yon. Kasi nga, sensitive, hindi naman pangkaraniwan o ordinaryo yung pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at pakipag-ugnayan ng China sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi ito yung the usual diplomatic relations. No? Opo. Parang pinagtibay ito dito sa ilalim ng administration ng Pangulong Duterte. So, hindi ito pwede pabayaan lamang na nag-uusap yung people to people o mga senators at saka yung mga members ng People's Congress ng China, kundi high level talaga ito dahil nakatayari ito yung diplomatic relation ng dalawang bansa. So, dapat ito, haantong ito dapat sa leader to leader talk para magkaintindihan na. Mm-hmm. So sir, napaka-crucial po ba nung magiging tugon o aksyon ng Chinese government dito sa naturang insidente? Parang dito po ba nakasalalay kung talagang madideklara natin na genuine yung pakikipagkaibigan sa atin ng China? Para sa akin, oo. Napaka-crucial. As far as I'm concerned, yun ang inaabangan ko. Mm-hmm. Anong aksyon ang gagawin ng China sa pangyayaring ito?
Dahil ngayon, medyo lumilinaw, ano, nagki-crystallize yung mga facts na as they come in. Mas naliliwanagan natin kung ano talaga yung pangyayari. Mm-hmm. So, crucial ito doon sa magiging, crucial yung magiging action na isasagawa ng China, ng liderato mismo. Opo. Hindi lamang ng, o ng buong Chinese government against those who committed the offense. Mm-hmm. Yun ang aabangan natin. Kasi doon makikita yung sinceridad eh. Opo, opo. Tayo naman, nagpapakita tayo ng patience, pero sabi ko nga, the clock is ticking on our patience. No? Mm-hmm. Hindi naman as if yung pasensya natin wala hangganan eh. Mm-hmm. Lahat ng pasensya may hangganan. Mm-hmm. At ito yung inaabangan din natin. Kaya napaka-crucial, napaka-sensitive yung issue. Kailangan talagang yung gagawing action din ng ating pamahalaan, pag-aaralan din mabuti. Mm-hmm. Pero may pangailangan na po ba na iparecall din yung ating ambassador at consul sa China? Kasi may ganun pong panawagan itong Senator Risa Ontiveros. Kagaya daw nag-iwa. Well, yung paubayan natin kasi mas ang nakakaintindi, no, ang may expertise doon, yung BFA. Ating diplomatic, yung in-charge ng ating diplomatic relations. Mm-hmm. Paubayan natin yun sa Department of Foreign Affairs. Mm-hmm. Mas alam nila ang gagawin kaysa sa atin. Mm-hmm. No? Of course, tayo, we can make any comment we want. Ano? Pero at the end of the day, sila yung policy-making body tungkol sa mga isyong ganito. Mm-hmm. Pero sir, sa tingin nyo, pag nag-open ang 18th Congress, may necessity para mag-conduct ng congressional inquiry dito sa naturang insidente para ma-review din yung ating foreign policy na pinapairal with China? Depende sa magiging takbo ng pangyayari mula ngayon hanggang sa magsimula yung 18th Congress. Mm-hmm. Kung makita natin mayroong progress at hindi na kailangan pang tumawag ng kaukulang tawag dito, inquiry, ano, in edub legislation, kung ano man yung papalitan sa batas, intay muna natin kung ano yung mga susunod pang mga development. Kasi kung sa ngayon, sa tingin ko, husto naman yung reaction na ginagawa ng executive department. Mm-hmm. Ngayon, tingnan natin pa yung mga magdi-develop in the coming days or weeks. Mm-hmm. Pero sir, kung sakali ng China hindi aksyonan, hindi mag-impose ng anumang parusa, sabi nga diba dapat bukod sa parusa may compensation doon sa ating mga kababayan, kung hindi yung gawin ng China, it's about time ba na i-review ng administrasyon yung ating foreign relations sa kanila, yung foreign policy with China? Well, let's take it from there. Ano? Again, ang foreign policy is ano yan eh, sa executive branch yan, mm-hmm. di ba? Sa Secretary of Foreign Affairs, sa Presidente mismo. Kasi sila yung mas, sila nakipag-deal doon sa ating mga allies na meron tayong bilateral o multilateral relations. Mm-hmm. Ang Kongreso, especially ang Senado, kasi tayo nag-ratify ng mga tratado, o yung kami, ang nag-ratify ng mga tratado, dapat din tingnan namin yun. Pero sabi ko nga, alamin muna natin yung mga susunod na mga pangyayari kasi mahaba pa naman yung panahon at tingnan natin kung ano yung magiging aksyon ng China. Mm-hmm. Kung ito'y short do sa ina-expect, mm-hmm. At least from the point of view of the majority of the senators, doon kami magsasagawa ng kung anumang aksyon ang nararapat na nasa poder naman ng Senate, ng Philippine Senate. Mm-hmm. Sir, dagdag ko itong isa issue ng PhilHealth. Kayo po'y nagkomento na parang anong mukhang may double standard na pinatutupad dahil parang napunan niyo po na hindi kasama sa pinagsumite ng courtesy resignation ng chairman of the board, which is the health secretary na si Secretary Francisco Duque. Tama po ba? Yes, kasi alam mo, ang chairman ng PhilHealth, yung Secretary of Health, mm-hmm. Nag-resign na courtesy resignation lahat yung board members. Paano yung chairman? So, ang nakita ko, parang dalawa yung standards, ano? Isa uh-huh. para sa mga board members, isa para sa chairman. Uh-huh. Mas mabigat pa nga kung tutusin ang responsibility ng chairman. Ng chairman kasi siya yung namumuno eh. Uh-huh. Ngayon, naalala ko tuloy kasi ako yata yung nag-expose dito noon way back in 2004 na yung OWA funds, yung sa Medicare nila, dinivert papunta sa PhilHealth cards. Correct. PhilHealth. Paggawa lang namang PhilHealth cards, napagkalakalaki ng litrato ni dating Presidente Arroyo at meron pang acronym doon, yung Greater Medical Access na GMA, obviously, pang kampanya. Uh-huh. So,
sumagot si Secretary Duque na Quezio na dismiss na yon, Quezio wag na ungkatin, na confirm na siya. Pero ang sagot ko doon, it's 500 million in people's money. Correct. Ang gusto niya, pass na lang tayo ng pass. Mm-hmm. Maski ba na-dismiss yung kaso? Sana, paano yung 500 million na pera ng mga Pilipino? Mm-hmm. Yun ang issue doon. No, aside from, of course, sabi ko nga, bakit dalawa yung standards? Mm-hmm. Dapat isa lamang. Mm-hmm. At the very least, nagkusang loob din si Secretary, I'm nothing personal against Secretary Duque. No? Opo. Kaya lang, lumabas lang tong issue dahil nga dito sa mga pangyayari na sipin mo 154 billion pesos. Mm-hmm. Hindi yun maliit na halaga. Na para at sa... kaya napakaraming kababayan natin na hindi maka-avail ng health insurance. Mm-hmm. Pagka pupunta nga ng ospital, pagka liit-liit ng kinokontribute ng PhilHealth para doon sa medical expenses. Ako mismo naka-experience ako dyan. Ah, ganun noong, po. Yung misis ko na na-contain dyan sa isang ospital. Mm-hmm. At pagkaliit-liit pala ng sinasagot ng PhilHealth sa medical expenses. Mm-hmm. Eh lalo na yung mga walang pambayad. Mm-hmm. Isipin mo, kinakaltasan tayo at may plano pa yung PhilHealth na dagdagan pa, gawin pang 5%. No? Meron pang planong ganun eh. Mm-hmm. Na 5% yung kakaltasin sa sweldo ng ating mga manggagawa, yung mga taxpayers, para i-contribute sa PhilHealth. Mm-hmm. Pagkatapos kung kakarinig ka ng 154 na bilyong piso na ini-squander nila, hindi ka ba magagalit nun? At saka mabigat hong kasalanan kasi para ho yun sa pampagamot o medical services sa mga mahihirap nating kababayan. Mm. Well, i-divide mo yung, hati-hatiin mo yung 154 billion sa 50 million na threshold amount para sa plunder. Isipin mo kung ilang plunder yung... in a manner of speaking, ano, I'm talking parang symbolically, you know, 154 billion pesos divided by 50 million pesos. Isipin mo ilang plunder yung nakapaloob dyan kung ating dadaanin sa mga numero ang usapan. So sa pagdating sa accountability, sa tingin ninyo, dapat kasama yung chairman of the board doon sa mga pinagsumite ng courtesy resignation? Dahil lahat dumaraan sa kanya approval. Kasi kung may mga resolusyon na humantong dito sa pagkakawaldas ng pera, eh, di ba lahat sila nakapirma dyan sa resolusyon? Mm-hmm. At yan, board action yan eh, hindi naman isang tao lamang. So dapat talaga may accountability. Dahil ang pinag-usapan dito, pera ng bayan. Alam mo naman, Sally, consistent naman ako pagka taxpayers money yung involved. Mm-hmm. Eh, di ba, napaka-passionate ko naman tungkol dyan. Dahil nga, pinapahirapan tayo ng katataas ng buhay. Pagkatapos makakarin tayo ng ganyan, eh, mahahigh blood ka talaga. Mm-hmm. Dahil... ano eh, dagdag na lang dagdag ng buwis, pero yung nakatapon na pera doon sa budget natin o sa contribution natin, PhilHealth man, kung ano man yan, eh makikita natin na nasasayang kasi sabi nga, di ba may pahayag din si dating Secretary Garin. Apo. So, eh kada, parang kada galaw, merong 32,000 pesos yung mga taga PhilHealth. Mm-hmm. So ito dapat tingnan lahat ng MBI dahil sila nga yung nagsasagawa ng investigation para talaga malaliman at papanugutin lahat yung hindi lang yung members ng board kundi pati yung mga director, kung sino man yung mga involved sa PhilHealth na officials dahil sa pagkawardas itong pera na ito. Mm-hmm. So sir, bakit kaya nga hindi siya isinama? Kasi Pangulo po ang nag-order nun dahil baka maapektuhan din ang Department of Health bilang siyang kalihim ng DOH? Hindi, separate yun eh. Kaya lang ang PhilHealth, nagkataon nga na concurrent capacity, ang chairman of the board, i-alis natin yung usapin ng Department of Health. Ano? Mm-hmm. Although, magkadugtong yun kasi ang nakasalalay dito, yung universal healthcare na pinasa ng Kongreso. At ito isang landmark legislation at ito'y talagang pinus ng Pangulo ito. Pagkatapos, doon pa na mailalagak sa PhilHealth yung kaukulang halaga. Sila ay magpapa-implement eh. Pagkatapos makakarinig ka ng ganyan, pagkakatiwala mo ba yung napakalaking halaga sa national budget para sa health insurance ng ating mga kababayan? May tanong dito si Cecil Felipe Suerte ng Philippine Star. Are you asking for the head of Health Secretary Duque? No, I'm not asking for his head. Ano? Ang pinapointed ko lang dito, ang issue dito, yung double standard. Yes, uh-huh. At saka yung tinatawag nating propriety. Mm-hmm. Dahil nag-resign, nag-courtesy resignation yung mga members ng board,
equally important to for propriety sake na yung dispute chairman at the very least mag-submit din ang court si resignation. Whether or not tanggapin ng Pangulo is another matter. Mm-hmm. Pero di ba propriety dictates. Kaya nga naungkat ko pa uli dahil pumasok sa isip ko, naalala ko yun eh. Uh-huh. Dahil malaking issue ito noong 2004 na ginamit pang kampanya yung kalahating bilyong piso. At ang health secretary po noon, si Duque Siya yung PhilHealth president eh. Di ba relevant yun? At the time, he was PhilHealth president. Mm-hmm. And nung nanalo na si Presidente Arroyo ng 2004, na-appoint siyang DOH secretary. So reward yun dahil nga, kasama na nga rin yun dahil kasama siya sa kampanya. Okay lang ang sumama sa kampanya, although, again, merong issue ng kung hindi man propriety, yung batas na hindi pwedeng sumama sa kampanya yung mga nasa gobyerno kasi dapat ano sila, di ba? Dapat parang ano sila, impartial. Mm-hmm. Pero kasi, ang worst, naging kasangkapan pa yung PhilHealth para maglabas o mag-procure ng PhilHealth cards at ang tinarget pa nila yung mga areas na kung saan malakas yung delayed Fernando Poe Jr. So anong intention nun? Mm-hmm. Para maligaw ng boto. Kasi yun yung mga lugar na tinarget nilang mag-distribute ng mga PhilHealth cards na pagkalaki-laki ng litrato niya at meron siyang acronym doon, yung kanyang initials. Anong purpose? Di ba napaka-simpleng ginamit yung pera ng hindi naman nila pera para sa ngayon? Kung paano na-dismiss yung kaso, ipaubayan na natin dahil yun ay aksyon ng korte kasi hindi naman lahat ng nadidismiss na kaso based on merit. Mm-hmm. Kasi napaka bigat ng requirement. Guilt beyond reasonable doubt. Konting doubt lamang, pwede talaga ma-dismiss yung kaso. But it doesn't mean na pag na-dismiss yung kaso, hindi guilty or hindi walang kinalaman yung sinakdal. Mm-hmm. So, but yes, ang pinakapunto ko rito, yung issue ng double standard. Mm-hmm. Kasi papanong, pag nakita kasi ito ng mga ibang opisyal, ano, siyempre, sabihin na, business as usual, di gumawa tayo ng pera at madali naman itong i-depensa. Kasi kung meron tayong pool, may malakas tayo sa Malacanang, malamang sa hindi, malibre tayo. Mm-hmm. So, gawin na rin natin. Yung tatawag ko ng business as usual or more of the same. So wala na tayong patutunguhan kundi sa puro corruption na lang tayo ng corruption. Mm-hmm. Sa isang taon, ang proposed budget, 4 trillion pesos. Okay. Kung kukwentahin natin yung natatapon sa corruption at saka sa inefficiency, easily pwede nating sabihin, baka hindi ko kulangan na 1 trillion tapon eh. Mm-hmm. Sir, hindi daw kaya may lumakad para kay Duque dahil malakas din ito doon sa dating Pangulo. No? Well, hindi natin alam yon. Ang pinapoint out ko lamang dito talaga yung issue ng double standard. Uh-huh. Kung talagang, di ba, doon nasusukat yung leadership qualities eh. Pagka consistent ka, yung consistency makes a leader strong or stronger. Kasi pagka hindi ka consistent, nawi-weaken yung leadership because palakasan eh. So, eventually, mag-erode dito, mag-cascade dito sa rank and file, makikita nila, maghanap na lang tayo ng padrino. So, nawi-weaken ngayon yung leadership. But if you're consistent, standard sa isa, standard sa lahat, that strengthens your leadership. Dito sa sa PhilHealth issue. Hi, sir. The mere fact na multi-bilyong piso ang amount involved, sa tingin nyo, hindi sapat na pinag-resign lang, dapat makasuhan. Di ba kasi may mga issue na dati na tinatanggal, pero hindi naman po nakakasuhan. At sinabi na re-recycle lang po yung iba. Worse, nire-recycle. Dinadala sa ibang departamento. Pero meron namang aksyon ginagawa yung DOJ. Nag-imbisiga sila. Hintayin natin. Kung yung investigasyon na yun, totohan ang investigasyon or pampalamig investigation. Mm-hmm. So, sir, the mere fact na may ganitong paulit-ulit itong issue nito ng mga fraudulent claims dyan sa PhilHealth. Sa budget season ulit, para sa 2020 budget, ano na pong gagawin ninyo to make sure na hindi po ito maulit at lalo nga po ipatutupad na yung universal healthcare law na may malaki ding allocation po para dito? You bet. Talagang ngayon pa lang, pinag-aaralan na namin yung budget ng DOH
pati yung kung ano yung nangyayaring mga anomalya sa PhilHealth. Kaya maasahan niyo pagdating sa budget, kung noon medyo nakafocus tayo sa mga general principles pati yung sa DPWH, nagbigay na ako ng instructions sa staff na i-expand yung aming research sa mga ibang departamento. I mentioned Department of Agriculture kasi marami ring report ng anomalya at corruption sa Department of Agriculture sa ngayon na natatanggap namin at least ano, sa opisina. Mm-hmm. At ngayon, at pati yung Department of Health. Mm-hmm. No? At siguro si incoming health... Mas maraming trabaho, pero yun lang nararapat gawin kasi pagdating ng budget deliberation, pera na ano, ng bayan ang pinag-uusapan dyan. So dapat mm-hmm. talaga katungkulan namin, obligasyon namin bilang mga elected officials na busisiin, di ba? Mm-hmm. At siguro itong si incoming Health Committee Chairman na Senator-elect Bong Go, hindi din siguro naman niya papalampasin itong mga issue na ito na may kaugnayan po sa pondo pagdating sa serbisyong medical na ating pamahalaan. Well, I hope he takes that course or that path. Mm-hmm. Na kung siya yung health, yung chairman ng Committee on Health, gawin niya rin yung nararapat gawin. And ako, umaasa, base doon sa mga narinig kong pahayag niya, mm-hmm. na gagawin niya, at ngayon pa lang, alam ko nag-aaral yun mm-hmm. na gagawin niya yung dapat gawin. Kaya nga niya kung makuha yung chairmanship ng Committee on Health, kasi nandiyan yung passion niya. Kasi mm-hmm. yung sinasabi niya nga, meron siyang tiyatawag na malasakit center, at gusto niya talagang sudahil, mag-function yun. Mm-hmm. So, tama yung kanyang direksyon. Ang sa akin lamang, pagdating na national budget, dapat kami magtulong-tulong. Hindi yung parang, yung iba parang, ano lang, okay lang, mm-hmm. kung ano man ang takbo, at basta't meron akong insertion dyan, okay na. Sana hindi ganon. Mm-hmm. Both houses, I mean. Mm-hmm. Sir, panghuli, anong latest communication nyo with Senate President Soto? 100% ba na plancha na ho yung hatian sa committee chairmanship? Well, halos planchado na. Nung Huwebes magkausap kami, parang isa o dalawang committee na lamang yung parang hindi naman sakit ng ulo niya kasi sabi niya madali namang i-resolve. Mm-hmm. At ako, ang sinabi ko sa kanya, basta ako, as far as I'm concerned, yung mga committee na gusto ko, gustuhin ko man yun at senior akong senador, kung ikasasakit ng ulo mo, talagang sakit ng ulo ibibigay sa'yo, pamigay mo. yun ang sinabi ko sa kanya. Para wala sa katulo. Sabi naman niya, yun nga, hindi naman daw dahil bawas na bawas na yung sakit na ulo niya. Mm, tinanggap na ho ba daw ni Senator Pia yung Ways and Means Committee, sir? Mukhang kinukonsidera. Yun ang isang ano. Mm-hmm. Pero sa inyo po, mananatili ho yung Committee on Accounts? Yun ang ayaw niyang, hindi niya mapayagan na mawala sa akin. Una-una may nakapending tayong ano yun sa Senate relocation. Ayaw po. Naumpisahan ko na yun, gusto kong tapusin. Pangalawa, mula pa noong liderato ni Senate President Enrile, talagang wala namang gustong kumuha niyan, binigay sa akin. Challenge yan. Hindi naman tayo nagsishirk sa responsibility. Kung talagang gusto lang hawakan ko yung committee on account, edi hawakan ko, patuloy kong hawakan. Okay. Naku sir, maraming salamat sa oras ninyo. At thank happy you, Father's Day po. Thank you so much. Thank you. Yan po.